What's up guys? Magandang araw po sa inyong lahat at syempre muli po akong nagbabalik para sa panibagong issue na tatalakayin natin ngayon. So, kahapon nga po kung matatandaan nyo ay nag-upload ako ng tungkol kay Cafe Namindang alias Makaganda dahil nga po sa issue na ipinatulpo niya ang kanyang boyfriend na si Christian Merck Gray, no? Alias Makagwapo, no? Sa mga hindi po nakakakilala kay Christian Merck Gray or kay Cafe Namindang, sila po ay isang sikat na vlogger, no? At meron lang po silang 3.4 million subscriber, no? So, yun po yung tatalakayin natin ngayon. So, kahapon nga po, ang part 3 dun sa Rapitour po in action ay ayon sa interview kay Cafe Namindang alias Makaganda ay nagkaroon nga po ng pagkakataon na sila ay magkita. At ang ginawa nga daw po ni Christian Merck Gray ay kinuha yung cellphone, no? So, ngayon po ay dahil patas nga po ang Rapitour po in action ay hinihintay po ng RTIA ang side mismo ni Christian Merck Gray para siya ay magbigay ng kanyang side. Pero ang pinaka-latest update po ngayon ay mas pinili po ni Makagwapo or ni Christian Merck Gray na magsalita kay Makagago, no, imbis na sa RTIA. So, yan po yung tatalakayin natin ngayon. And syempre, after po nating mapanood ang video ng pag-interview ni Makagago kay Christian Merck Gray, ay magbibigay na rin po ako ng sarili kong opinion at reaksyon sa lahat ng mga pinagsasabi ni Christian Merck Gray, no. So, panoorin po muna natin lahat ang video na kung saan in-interview ni Makagago si Makagwapo. Panoorin po natin lahat. So, what's up sa mga kahombre ko dyan? Ako na naman to, Makagago, what's up man. At syempre, kasama ko si Merck at kasama ko ang Boombus ko. Gusto ko lang sabihin sa mga kahombre ko at syempre sa mga tao na nanonood na mga fans ng ni Merck at ng ni Kayfee na sa akin siya lumapit kasi hindi siya mas gusto niya na mag-open dito sa ganitong type ng siguro medyo na-tense din siya na mag-open up at sabihin ang part niya sa media, okay? Yun lang siguro ang kanyang motivation dito. Pero still, mga ka-homebrew ko, nakikita nyo, kasama ko ang aking pamilya sa likod, ang Brusco Brothers, at syempre nandito si MG. Sa totoo lang, ako, kasama ng Brusco Bros, ay medyo disappointed kay Merck. Sobra kaming disappointed sa tao na to. Most of all, syempre, ang Brusco Brothers. Kasi alam naman natin lahat ang history ni Merck sa kanyang dating pamilya na Brusco Brothers. Ngayon mga ka-hombre ko, ganito yan. Kami, ako, ang Brusco Bros, kami na lang yung nalapitan ng tao na ito. Kasi lahat ng kanyang mga kinaibigan noon, unfortunately, ay hindi na siya pinakikinggan. At syempre, kami ngayon, kalimutan nyo na ako kasi alam nyo naman na sausawero lang ako sa lahat. Alam nyo, kupal lang ako and all. Ang tunay is itong mga to. Kaso lang, itong Brusco Bros, pamilya ko din to. So, kahit pa paano, nagkaroon ulit kami ng chance na magkita nitong ni Merck. Ngayon, mga ka-homebre ko, hindi pa, sa ngayon, hindi kami pwedeng maniwala sa tao na ito. Pero hindi natin alam. Tingnan natin kung ano at paano niya sasagutin ang aking mga tanong sa kanya. Bago rin kayo manghusga, tulad ko ako, ang daming beses ko na nagkamali. Gusto ko na pakinggan natin lahat ang side niya. Kasi hindi yung isang side lang ang pinakikinggan natin, okay? Simulan natin sa mga questionnaires na ginawa ko, okay? Umpisang-umpisa, Merck, ikaw na na-interview na kita a week ago, bago ang issue na ito,
Ikaw ay nagsinungaling sa akin kasi hindi naman iiyak yung babae na yon kung sakaling okay ang lahat, okay? Kung hindi tunay itong yung mga nararamdaman niya, no? Ngayon, unang-una kong tanong sa'yo. Ikaw ba ay nang babae? Opo. Okay. Inamin ko na ano na nagkamali ako. Naligaw ako ng landas. Okay. Ang tanga ko, ang bobo ko. Mm. Siguro ano eh, sobrang dami din ng problema sa aming dalawa. Kaya nakaisip ako ng ganun. Nagsisi ako. Magkausap po kami noong nakaraang gabi. Inopin ko sa kanya, inamin ko. Pinatawad niya ako, akala ko okay na lahat. Teka, nung isang gabi, kasi sabi niya sa Tulfo, kinuha mo daw yung cellphone mo. Kinuha mo daw, tapos umalis ka na. Paano yun? Hindi ko... Nung isang gabi, ano ba talaga? Paano yun? Paliwan, nung isang gabi, so pumunta ka sa doon sa bahay na yon kung nasaan siya. Tapos... Okay po, ganito po kasi yun. Nung nakaraang gabi po, nagkaroon po kami ng pagkakataon ng mga pag-usap. Ah, nag-usap pa kayo? Opo. So, iba yung kwento niya. Parang, ano ba sabi niya? Sabi niya, ano, di ba? Parang kinuha yung phone, tapos umalis. Ganito na lang po. Ano ko po na, Kuya MG, pasensya na sa unang interview talaga, sobrang bullshit ko doon. Okay. Brothers, sorry talaga sa mga pamilya ko sa likod. Noong nakaraang gabi po, nagkita po talaga kami. Hindi rin po totoo. Mahal, pasensya ka na. Mahal, sorry talaga. Ayoko umabot tayo sa ganito. Pero mahal, ipit na ako. Napakasama sa akin natin lahat ng mga tao. Mahal, ayokong umabot tayo sa ganitong bagay na cooper tayo eh, kailangan pa tayo maglaglagan para nang sobrang hindi maganda lahat to. Gusto ko lang po sabihin na inakarang gabi po, magkasama po kaming dalawa. Nagpunta po ako sa bahay ng tropa ko sa Tanza. Nagkausap po kami at hindi rin po totoo eh, hindi na kinuha ko to sa Bayales. Siya po ang nagbigay sa akin ng cellphone ko. Okay na po kami nung gabi. Inamin ko po sa kanya yung kasalanan ko kasi sabi niya bakit mo nagawa yun. Teka, kayo ba ay okay? Sige, go, explain. Okay po kami ng gabi na yon. Ba't mo nagawa yung sinabi ko sa kanya? Yung pangbababae mo? Pinaliwanag mo sa kanya lahat na niloko mo siya tapos? Naging okay na po kami ng gabi na yon. Okay. Yung kumbaga, kasi heart-to-heart talk na yun, kumbaga, pang sa amin dalawa yun, wala na pong ibang tao, kaming dalawa na lang. Kumbaga, so yun yung pagkakataon namin para makapag-usap po kami. So, pero iba yung kwento niya sa Tulfo. Yun ang problema. Paano po nagtabi kayo, sabi mo kanina, di ba? Ganito na lang po. Alam ko naman po na hirap na po kayo maniwala sa akin. Oo. Meron po doon si CCTV stanza. Nagpunta po ako ng gabi hanggang hapon. Andun po ako magkasama kami. Natulog kayo sa... Opo, makitabi po kami sa kwarto. Once na ako po nagsisinungaling, ipakulong niyo po ako. Real talk po. Bibigyan ko po yung salita ako sa inyo. I-review po yung CCTV doon. Gabi hanggang umaga. Ang nangyayari po ganito, pag-park ko po sa labas, si Toyo po yung gamit ko. Nagalit po siya kasi hindi rin po ako nag-iisip. Baka may makakita kay Toyo. Masabi na, ano, nagdadaroon ba lang siya kay Tulfo? Toyo na, yung rush. Opo, nalang po scripted. Ang ginawa po nila, si Toyo, inilipat po nila ng parking sa tago para hindi po makita. So yun po talaga yung nangyari. Tapos okay po kami ng gabi na akala ko okay kasi umamin naman po ako eh. Nagkamali po talaga ako. Hindi po ako tumatanggay na lahat po to dahil sa kabullshitan ko. Pero gusto ko sabihin sa inyo na hindi ko naman parang masyado na pong too much to. Gusto ko magpasensya sa lahat ng mga taong nasasaktan, sa mga taong sumusuporta sa amin, sa pamilya niya, ni Ida, ni Mahal. Mapa, kuya, ate, pasensya na po talaga sa pamilya ko, sa nanay ko, sa ate ko, tita ko na nag-alala sa akin. Sa mga taong nadamay kay Pam, sorry talaga ako nadamay ka, nadamit ang pangalan mo. Humingi ako ng pasensya sa inyong lahat, pero umaamin ako sa pagkakamaling ginawa ko. Umaamin ako dun. Okay. Sobrang klaro nito. Ngayon, Merk, for the very last time, tatanungin kita, scripted ba lahat ng videos nyo? Meron kami mga scripted. Okay. Lahat ng drama ay scripted. Yung nangyari ngayon. Pero hindi lahat ng video namin scripted. Okay. Kasi sabi mo last time, 700 ang videos nyo. Opo. Siyempre, hindi naman lahat 700 scripted. Siyempre. Okay. Pero, anong percentage ng pagka-scripted na ginawa mo na content sa YouTube channel mo? Ilang percent?
Up to 100? For 40? 40% scripted lahat. Okay guys, so yun, napanood na nga po natin yung interview kay makagwapo ni Makagago. So actually yung video pong yan ay almost 1 hour, pero kinuha ko lang po yung pinaka highlights at gusto kong talakayin sa issue na to. So kung gusto niyo pong mapanood ang buong interview dyan kay makagwapo ni Makagago, ilalagay ko na lang po sa description link ang para mapanood niyo po. I-click niyo lang po yung link na ilalagay ko sa description box, no? Ayun po. So ito po, sa pagkakataong ito, opinion ko lang po, no? So syempre lagi pong sinasabi sa part 1, part 2, part 3, naghihintay po tayo kung lalabas ba si Christian Mark Gray sa RTIA, no? So kasi sa RTIA talagang ako isang masugid na tagapanood ng RTIA, no? At nakikita ko talaga na si Rapi Tulfo Action ay gusto niya ay patas at nabibigyan ng tamang side ang bawat isa. Hinihingan ng side yung bawat isa. So ang RTIA po ay naghihintay ng side mula kay Christian Mark Gray. At ang base nga po kay Makaganda na si Cafe na Mindang ay base sa kanya ay ayaw nga daw po magsalita ni Christian Mark Gray or Makagwapo sa media. Simple lang po, no? Kung ayaw niya magsalita sa media, bakit nagpunta siya kay Makagago, no? Anong tingin niya? Si Makagago ay hindi sikat, hindi mapapanood ng maraming Pilipino, ng kanyang mga supporters. Si Makagago ay almost 2 million viewers at isa sa pinakasikat din na vlogger, no? So, Christian Mark, kung sa tingin mo ay hindi ka makikita or hindi makapanood yung mga pinagsasabi mo dyan, bakit dyan ka nagsalita? Kung talagang sinasabi mo na ayaw mong magpamedya, pero bakit nagpa-interview ka kay Makagago? Ano yung reason mo or ano yung purpose mo para mas sumikat ka pa or mas or may usapan kayo, no? Napaka-simple lang. And ang pinaka-highlight ay yung para sa akin, dun sa pag-amin mo na scripted yung mga video na ginagawa nyo, ay isang malaking panloloko na yung pinaggagawa mo sa lahat ng iyong mga supporters, no? So, paano kanila paniniwalaan or magagawang paniwalaan ngayon kung mismong nanggaling sa'yo na mga scripted yung mga video or vlog na ginagawa nyo sa iyong YouTube channel? Ang dami mong supporters. Sayang ang lahat ng iyong mga paghihirap, no? Sabihin na natin na hindi 100% scripted, no? Pero sinasabi nga ni Makaganda na scripted lahat. So sino ang paniniwalaan ngayon ng inyong mga supporters, no? At anong sa tingin mo ang hindi ko makuha, bakit mas pinili mo kay Makagago na magsalita? Na dapat magsalita ka din sa RTIA, no? Kasi doon mas, kumbaga, mas magkakaroon para ng parang linaw, dahil syempre may mga itatanong talaga sa'yo si Rapi Tulfo Action, although nagtanong na rin sa'yo sila Makagago, no? At isa sa inuidolo ko din si Makagago, no? Kaya talagang kung ang iniisip mo ay hindi malaking tao or hindi social media influencer si Makagago, ay nagkakamali ka, dahil napakasikat ni Makagago, no? Kaya kung sasabi mong ayaw mo magsalita ng media, ay bakit nagpunta ka kay Makagago? So, isa lang ibig sabihin niyan, may reason ka at may target ka kung bakit diyan mo pinili magsalita. Kung totoo or kung talagang malinis yung intention mo, so kinakailangan magsalita ka rin sa RTIA kung saan dun ka inirereklamo ng girlfriend mo, no? Aminin mo or ibigay mo lang naman daw yung hinihingi o yung karapat dapat para sa girlfriend mo. Walang mangyayaring kasuhan. At syempre sa interview pa nga sa iyo kay Makagago ay parang naghahamon ka pa na may ilalabas ka pang CCTV, at sinabi mo pa na ipakulong ka kung talagang kinuha mo yung cellphone ng walang paalam. Pero hangga't
hindi kayo nagkakaroon ng closure o pag-uusap na mag-isa, kayong dalawa, hindi matatapos yung problema nyo. Kaya kung ako sa'yo, isettle mo lahat ang mga kung ano man yung pinag-umpisahan or gulo yung dalawa. Dahil kagaya nga ng sinabi ni Makagago, hindi naman iiyak yung babaeng yon o yung girlfriend mo kung talagang wala kang ginawa at kung talagang hindi mo siya sinaktan at inargabyado. Ano yung reason niya, di ba, para ibunyag yung lahat ng mga hindi mo magagandang ginagawa sa kanya? Hindi lang sa kanya, kundi pati sa family niya, di ba? So, ibig sabihin, meron ka talagang mali na kailangan mong ayusin at tanggapin kung ano yung consequence na pwedeng matanggap mo, di ba? Lalo na syempre kung pinapahalagahan mo yung iyong mga supporters, kailangan mong tanggapin kung ano yung mga masasabi nila, di ba? Actually, nung isang araw chinek ko ang iyong YouTube channel, ay meron kang almost 3.6 million subscriber, but kahapon ay chinek ko ay nasa 3.4 na lang. So ibig sabihin, dahil sa ginawa mo or dahil sa ginawang pagrereklamo ni Makaganda tungkol sa iyo, unti-unti na nawawala yung tiwala ng mga sumusuporta sa inyo. Kaya hangga't maaari, hangga't hindi pa nauubos ang lahat, hangga't maaari, i-settle niyo niya na maayos, pag-usapan niyo mabuti, no? Para din naman to para sa inyo. Dahil sayang ang lahat ng pinaghirapan niyo, sayang ang lahat ng ipinundar niyo, at maawa ka dun sa tao na minahal mo naman din siguro, 'di ba? At main para sa akin kasi nakikita ko siya yung pinaka artista mo dun sa iyong YouTube channel. Dahil kung hindi dahil sa kanya, totoo naman sinabi ni Cafe na Mindang o ni Makaganda na kung hindi dahil sa kanya, hindi kayo magkakaroon ng maraming views, di ba? So, kung ako sa'yo, kailangan kong isettle ang lahat at kailangan ko siyang kausapin para naman sa ikaayos ng inyong relasyon. Hindi man bumalik sa dati, basta magkaroon kayo ng closure at magandang pagkatapos, magkakaroon ng magandang resulta yan, no? Kung talagang gusto mong ayusin, di ba? Kung gusto mo talagang ayusin. At kahapon nga, napanood ko sa RTIA, sinasangla pa ni Makaganda yung kanyang sing-sing na bigay mo, and syempre yung kwintas na binigay mo di umano ay 100,000 yata or 22,000 something, pero hindi tinanggap sa pawn shop dahil tanso raw. So, kailangan mga linawin mo yung lahat ng mga sinasabi ni Cafe na Mindang sa RTIA, no? Para magkaroon kayo ng closure at magandang tapos na pag-uusap. Para masolve yung problema. Kasi wala namang problema ang hindi napapag-usapan ng maayos, no? So, yun lang yung opinion ko. Ang hindi ko lang makuha, bakit mas pinili mo kay Makagago na magsalita imbis na sa RTIA na kung saan hindi naman natin maipagkakaila na 15 million subscriber ang nanonood kay Rapi Tulpo in Action, no? At hindi ko rin naman minamaliit si Makagago dahil isa sa pinakapaborito ko din yung vlogger na si Makagago na almost 2 million subscriber. Kaya kung sasabihin mo na ang reason mo ayaw mo magsalita, ayaw mo magpamidya, ano tong ginawa mo para magpunta kay Makagago? Anong sa tingin mo? Hindi to magbabiral? Hindi mapapanood ng mga tao, ng mga supporters mo? Mag-isip ka, no? So, yun lang yung para sa akin dahil hindi ko magets bakit ganyan yung ginawa mo. So, siguro may sarili kang reason or dahilan, no? Ikaw na lang ang nakakaalam nun. Pero para sa akin, kung ako yung nasa sitwasyon mo, total din naman, inamin mo na kay Makagago, haharap na rin ako sa RTIA para malinawan ang lahat, no? So, yun lang guys, maraming salamat. And syempre, gaya po ng lagi kong sinasabi, kung kayo po ay bago at napadaan lang dito sa akin YouTube channel, ay huwag nyo na pong kalimutang batakin yung subscribe button, kasabay na rin po ng pagbatak ng bell notification para naman po updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. Maraming salamat po sa nag-ubos na naman ang oras ninyo para tapusin ang video ko na to. And syempre, magkita-kita po tayo sa susunod kong mga videos. Maraming salamat, God bless po sa ating lahat. Keep safe everyone. Bye-bye!